Hello guys, it's me Geneva. Welcome back to my channel, and today is another episode of our reaction video. So sa mga bago, don't forget to subscribe my channel, hit the bell button so every time na may bago kong upload na ng video. So disclaimer, this is reaction. Kung naiintindihan niyo yung ibig sabihin ng reaction, so napanood mo na ito, yung title nito is Lasingerong Mr. Gustong Ipakulong at gustong ipatukham ng kanyang anak. So, yung sa title, mag-guess muna tayo sa title. Bakit nga ba siya gustong ipakulong ni Mrs.? Kasi, ang sabi ni Mrs., itong kasing tatay na to, hindi lang siya lasinggero. Babaero pa! Kasi, nang babae siya, naanakan niya yung babae niya. So, naging tatlo yung anak niya sa babae niya. Inuwi niya ngayon doon sa bahay niya. Yung anak na lang niya nakakasama doon sa bahay. Hindi lang yun yung mahirap dito kasi nananakit siya. So, nananakit itong tatay. Kaya gusto na talaga siyang ipakulong. So, for me naman, ang reaction ko lang dito, kasi ganun lang naman, ganun na nga talaga yung nangyari. Mas maganda na yung naging decision ni Joy na ipinakulong na yung tatay niya. Kasi naman, nag-stay doon sa kanila na ganun, halos araw-araw na lasing, tapos gumagamit parawata. At saka, ang napakasakit dito guys, na nangyari, yung binubugbog niya yung sarili niyang anak. Siyempre, masakit talaga yun. Bata pa lang daw si Mary Joy, binubugbog na siya ng kanyang father. Pero guys, sobrang bait nitong si Mary Joy kasi kahit sa kabila ng lahat ng nagawa ng kanyang tatay, nakuha pa rin yung katawan ng kanyang tatay. Siyempre, ama niya yun. So, kaya nagawa pa rin yung katawan ng kanyang tatay na nag-decide yung mama ni Mary Joy na ipakulong yung tatay. Pero si Mary Joy, sabi niya, baka meron pang chance na magbago si tatay, sabi niya. So, siyempre, bilang isang anak din, ito yung comment ko, bilang isang anak, masakit na ikaw mismo anak ang magpakulong sa iyo yung tatay, di ba? Masakit na ikaw mismo yung nakikita mo yung tatay mo na nasa kulungan dahil sa decision mo. Pero, kung yun lang talaga yung way, kung yun lang talaga yung paraan para magbago, itigawin, tanggapin, mas maganda nang nandun siya sa kulungan kaysa nandun siya sa labas na consumption siya ng buong pamilya, di ba? Yun nga lang. So ngayon, ang ginawa nitong si Mary Joy, nag-decide siya na batawarin yung kanyang father, gave siya ng second chance para sa father niya. Pero, isang araw pa lang, since nung nag-usap-usap sila kay Rani Tonton, kasi ang ginawa nila, ang napag-usapan nila, dahil hindi na siya papakulong, maghiwalay na lang sila ng kwarto, which is lalagyan nila ng partition yung bahay nila. Iisang bahay, but they gonna put partition in there. So, naglagay sila ng partition. Linagyan ng plywood yung mga butas na pwede niyang pasukan or daanan. Kasi daw, pagka nakasarado yung pintuan ni Mary Joy, dumadaan daw siya sa bintana para pumasok manood ng luto. So, ngayon, ang ginawa nila, tinakpan nila ng plywood. Ang ginawa nitong tatay, nung umalis tong si Mary Joy, sinira nitong lasinggerong tatay yung kanila, yung pinantakip nilang plywood kasi kitang-kita naman na sinira niya. And ang isa pa dito, nung lasing daw itong tatay, ginupitan daw niya yung bata. Maliit pa ng bata, yung mga 5 years old. Magaling naman yung magsabit ng bata, 5 or 6. Sabi ng bata, ginupitan daw siya gamit ang kutsilyo. So, napakalaking parang paranoid. Siyempre, gamit niya yung kutsilyo. Ngayon, itong pumapalagi, nung pumapalagi itong bata, dahil nasasakto na siya, kasi meron siyang nagkasugat-sugat yung ulo niya. Nasugat pa yung kamay niya, kasi na pumapalagi siya sa kanyang tatay. Tatay ang tawag niya. Yung makakaawa naman yung bata. Ngayon, nag-design itong si Mary Jane, kahit masakit sa kanya. I feel emotional, guys, nung papasok na sa kulungan ng tatay niya, kasi
kasi sinali ko yung niya siya. Parang naaano ko yung sarili ko na sa situation niya, na siya mismo anak ng nagpapulong sa kanyang tatay, which is labag man sa loob niya, pero kailangan niya tanggapin, right? So, nag-decide siya na ipapulong na lang yung tatay niya kaysa ganun, para na din sa kanilang safetyness. Tama lang yan, Mary Jane and Mary Roy, na kinakulong mo yung tatay mo. Masakit man sa'yo, labag man sa kaduguban mo, pero tanggapin kasi yun yung way na makapagbabago siguro sa kanya, at least yung safetyness mo yung inisip mo. Rather than iniisip mo yung tatay mo siya kaya ayaw mo pakulong, ikaw rin yung nangyayari, yung situation, walang mga peace of mind. Mas maganda na yung naging decision. So, ang comment ko dito talaga, kung huwag konsentihin kung ano man yung mali na gagawa ng isang tao, kapamilya man natin, huwag natin konsentihin. Tapos, kung alam natin na yun talaga yung solution, yung way para magbago sila, hindi yun yung gawin natin, just to sacrifice it para sa safetyness ng lahat. So, yun lang guys, yung ating reaction for today. Maiksi lang, kung napansin ninyo, maiksi lang. Thank you so much for watching. I hope na nagustuhan niyo itong video ito. Don't forget to give thumbs up and subscribe my channel. Also, don't forget to hit the bell button so every time na may bago tayong upload, malo-notify kayo. Bye guys!